Ang inyong mapapanood ay hangus sa katotohanan. Mga tunay na pangyayaring inililihim, itinatanggi at pinapalabas na kasinungalingan. Dahil ang pagkakalat di umano ng kwentong ito, posibleng maging dahilan ng tiyak na kamatayan. Ang lahat daw ay may simula at may katapusan. Pero ang mahabang gabing to, hindi ko alam kung saan nagsimula kung paano magtatapos. Siguro dahil pabalik-balik ang lahat, paikot-ikot lang ang kwento. Ang simula ang katapusan at ang katapusan ang simula. Sabi ng magaling na nagturo sa akin. Lahat tayo paikot-ikot lang sa bilog. Dahil kapag pinasok mo ang mundo at nabahira na ng dugo ang kamay mo, wala ka ng kawalan. Buds. Ito na ata, sir. Request. Tigan! Bago-bago yan! Ah! Headlight mo. Mukhang silaw sa loob. Baba! Huwag kayo kilos sa masama! Puputukan kita! Isi lang! Sabi na pupunod kayo! Kay ko, boss! Kay goba ko! Pupunod! Hindi, boss! Hindi! Kasi ito, baba! Ala, boss! Ganito ka lang, ha? Ano yan? Ano to? Nagago ata tayo eh. Sino ka ba talaga? Benjo. Albero Nigo. Ito ang magdiwang. Lumaki at nagsikap ako sa probinsyang to. Kabisado ko ang bawat sulok ng lugar na to. Lalo na yung mga nakatago sa dilim. So nangyayari ang mga importante kong meeting. Sila mga presidente ng mga asosasyon ng mga vendors, tricycle at jeepney drivers. ASOC for short. May isa hanggang 300 miyembro lang bawat grupo. Pero pag sinama mo na ang 10 ng kanilang kapamilya, kaibigan at malapit na kakilala, ang daming botante nun para sa boss ko. Ano nangyari dyan? Sabi ko naman sa inyo, boss, lahat ng mga ASOC dito sa mapagsilbi, bata mo, pinaalala ko lang dito sa kaibigan natin. Anong inlock sa'yo ng kabila? Wala pa, boss. Kinakausap pa lang. Ano daw maitutulong? Sa may amin, boss. May nagpaparamdam na. Pero nagparating na ako sa mga members. Wala na silang magagawa. Mukhang totoong magpapabaha ng pera ngayon si Mariano. Ano bang negosyo niyan sa Maynila, boss? Ito na lang isipin niyo. Sa 6 na taon na nakaupo si Gov, pinabayaan niyo ba kayo? Problema ba kayo sa prangkisa nyo? Nalayos ba kayo ng vendor sa bangketa ng palengke? Taas kayo ng 50 centimos sa pasahe. Anong ba kayo reklamo? Ako bahala sa amin, boss. Lahat ng tricycle namin, ipapalagay natin ang banner ni Gov. Kami,
dating gawi, boss, lahat ng vendor sa amin naka-t-shirt ni Gob. Kami rin, boss. Sabi ka lang kung kailan kayo ikot sa amin. Tigil pasada kami. Sama kami sa parada. Sa inaba-aba ng usapan, ang iniintay lang naman ng mga to, ang laman ng bag ko. Oh, ayun. Masyadong gaman. Huwag kayong maging gani pag nung kapasan yung pondo. Kapag nagkulang sa kampanya, natalo si Gob, talo din tayo at saka na kayo tumiba. Kapag nakapweso na ulit si Gob. Eh, bossing, may ipapasok sana akong mga bagong franchise sa amin eh. Ayusin natin. Galing nyo talaga, boss. Ano na lang yung gagawin ni Gob kung wala kayo sa tabi niya, hindi ba? Eh, saan nga pala yung lakad natin ngayon? Si Simba. Diretsahan na, iho. Bilang ina ng aming simbahan, responsibilidad ko na proteksyonan ang mga minamahal kong anak, kapatid, at mga kapanalig. Ang totoo, hindi ko na kailangan marinig pa si Pastora. Dahil mga salitang lumalabas sa bibig niya, kabaliktaran ang gusto niyang sabihin. Hindi lang halata sa itsura niya, pero matinig yan. Ang dami na tangutunan dito sa probinsya, naging mga miyembro ng simbahan nila. Pero dagdag boto kapag nakuha ko sila. Pastora. Ba't hindi ka pa umaalis? Hindi pa ba malinaw yung sinabi ko? Maintindihan ko, Pastora, ayaw niya magmukhang masama sa harapan ng miyembro niya. Baka isipin na lang nakipagsabwatan kasi demonyo. Pero ang totoo, gusto mo malaman kung paano ka matutulungan ni Gob. Ano yan? Ito ang pinakamaging sakit sa ulo niyo. Galing to sa Registry of Deeds. Pangalan ng lupang to sa probinsya. Hindi totoo to. Donation sa amin ito ng mag-asawang miyembro namin. Sina Mr. and Mrs. Suarez. Yun din po ang akala nila. Parang ito si Mr. Domingo, si Mrs. Estrella. Lahat sila may claim sa lupa. Pero ang original title sa probinsya. Paano nangyari yon? Imposible yan. Magulo, Pastora. Magulo. Lahat komplikado. Kapag dinala ito sa korte, siguradong tigil construction kayo. Kapag natalo, yan ako po. Parang ang laki na rin ang ginastos nyo dito. Sayang lang. Pero ang pinakamahirap dyan, Pastora, paano nyo ipapaliwanag sa membro na mali ang lupang tinayo niya ng simbahan? Kapag hindi sinabi ang totoo, magtataka sila. Diyan magsisimula yung duda, yung usap-usap. Uy, si Pastora, mukhang winawaldas yung pondo ng simbahan natin, ha. Yan, diyan magsisimula lahat yung sunod-sunod na yan. Tapos mag-iisip sila. Bakit hindi na lang kaya natin palitan yung ina ng simbahan? Opo, Tony. Sarado na si Pastora. Di pa daw nila ina-announce eh. Dalawa hanggang tatlong araw daw bago eleksyon. Opo, mukhang seryoso naman eh. Nagre-request nga sila kung pwede umatin si Gob sa service nila kahit isa lang daw. Sige, sige. Ayusin ko. Good job, Benja. Mukhang nakabawi ka dito ah. Eh, Tony, papaalam po sana ako eh. Eh, habol po sana ako si Betty ng kambal ko ngayong hapon. Wow, talaga? Sure. Papadala ako ng cake. Ilang taon na ba sila? 3 po. Pero huwag na po kayo magmula sa cake. Paano po yan? Dead man na muna sa text at tawag, ha? Sige, sige. Kain mo ako sa kambal mo, ha? At kisam na din. And don't worry, ako na bahala mo sabi kay Gob. Salamat, Tony. Ikaw ba? Bibili ka? Bibiling ko yung mahal. Thank you.
Tony. Hello, Bench. Sorry, ah. May importante lang ipapagawa si Gov. Kailangan na ba ngayon na, Tony? Papunta na sana ako sa birthday ng... Sorry, super fast lang talaga to. Gusto kasi ni Gov, ikaw mag-deliver ng paintings niya ng uno to sa 13. Eh. Malalate ako, Tony, sa birthday party. Benjamin? Yes, Gov. Speaker ko, Gov, ah. Ben, si Gov to. Sige na, please. Favor lang. Ikaw na mga agawa nito. Please, ha? Sige, Gov. Thank you. Make sure walang supply na. Ayaw mo nang sakit ang ulo, Bench. Opa, Gov. Happy birthday mo ako sa kambal mo. Bench, thank you, ah. Text ko sa'yo kung saan pipick upin yung paintings. Thanks. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wow! Ay, isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ma'am, surprise daw po ni Gov. What's this? Sino lang po, hindi ko po... Tumungo ko na po kayo. Ma'am, pasensya na po ha. Mauna na po ako. Ma'am, dali po. Benjo! Ma'am. What the hell is this? Ma'am, ano nangyari? Ang babaeng to. Kayo po, ma'am. Hindi ako yan. Hindi ba kayo yun, ma'am? Hindi ako yan. Bakit ako bibigyan ni Gov niyan? Sino ang babaeng to? Babae ba yan ni Gov? Ma'am, pasensya na po. Dali lang po. Hello, Ben. Anong ginawa mo? Galit na galit si Gov. Ginigira siya sa telepono nila to. Eh, bakit daw ganun yung painting? Ayusin ko na lang po. Sino yan? Si Gov ba yan? Akin na. Hindi po. Akin na hindi po. Nagkamali lang po yung... Nagkamali lang po talaga yung pintor. Babalik ko na lang po. Ayusin ko na lang po, ma'am. Pasensya na po. Sa sobrang pagmamahal ni Gov sa probinsya, nagmahal siya ng tatlong beauty queen sa tatlong bayan ng Magdiwang. Si Tres. Uno, dos. Pasensya na, ma'am. Nagkamali talaga yung pintor eh. Ayan po, maayos na po yan. Babae yan ang amo mo, no? Huwag po kayo magalit kay Gov. Wala po siyang kasalanan. Alam, mahal kayo nun. Hindi po kayo lulukohin. Pandipig sa allowance niyo. Nagabala ka pa. Tapos na yung party, tulog na yung mga bata. Hindi, kanina pa naman talaga ako papunta eh. Naipit lang ako sa trabaho. Puro ka excuses eh. Paulit-ulit. Huwag na tayong mag-away. Ibibigay ko lang to. Babatiin ko lang sila. Sisilipin ko lang. Aalis ka agad ako. Bakit ganun? Pagdating sa trabaho, nakakatupad ka. Pag sa amin ang mga anak mo, hindi. Oh. Ano to? Galing sa PAO. Request para magpatingin ka sa psychiatrist. Ano ka? Ano ka ba? Wala naman ako sakit ah. Eh, kailangan nga natin ng rason para sa annulment natin. Oh, eh ba't hindi ko magpatingin? Eh kasi nga ako yung kukuha sa mga bata, di ba? Kaya ikaw yung kailangan magmukhang may diferensya. Wala akong diferensya! Eh, psychiatrist na nga bahala doon! Ano ba, Benjo? Akala ko ba ayusin na natin to? Oo nga, akala ko ayusin natin na magkaayos tayo. Hindi yung kukunin mo yung anak ko. Huwag lang makausap eh. Bahala ka na nga. Sam, please, mag-usap tayo. Huwag tayo mag-away. Gusto lang mag-usap. Ibibigay ko lang to sa kambal. Alis ka agad ako. Sam!
Sam! Sam! Sam, sorry! Sam! Sam! Akin na. Salamat po, pasensya na. Alam mo, naalala ko, binigyan ko rin si Samantha ng ganyang kaliit na bisikleta. Pero nung binigay ko na, abot-tuhod na niya yung pedal. Kalain mo, ganun ako katagal na nawala. Dalaga na siya. Huwag ka magkalala, Benjo. Makakarating yung bisikleta mo sa kambal habang kasya pa sila. Good night. Sara mo na lang yung gate, ha? Benjo! Anong bigov? Pasensya na po sa nangyari. Oh, basta bawasan mo lang tong gilid, tapos linisin mo yung likod, ha? Kamusta ang party ng kambal mo? Hindi ako umabot, Gov, eh. Oh, bakit? Maggalit na naman sa misis mo niya. Pinapilit na nga po yung annulment, eh. Pangkulin yung mga anak ko. Yun. Aray! Sorry, Gov. Sorry, Gov. Masensya na po. Alcohol? Wala ka pang 5 minuto rito, Benjo. Nakakailang sorry ka na. Sa mukha ko pa! Gov. Ayos ka lang ba?
Pasensya na, Gov. Gulo lang iisip ko. Mukha nga eh. Cellphone ko, Benor. Ang sabi mo na ayos mo na si Pastora, bakit may ganito? Hmm? Kausapin ko, Gov. Ayusin ko. Alam mo gusto ko sa'yo? Mapagkakatiwalaan kita sa buhok. Pwede akong pumikit, matulog, habang ginugupitan mo ako, pagising ko, pogi pa rin ako, wala kang sablay. Pero ngayon, hindi ko na alam, Benjo. Makapipikit pa ba ako habang ginugupitan mo ako? Gov, baka kailangan ko lang magpahinga. Baka pwede pa magbakasyon. Hindi ito ang panahon para magpahinga, Benji. Nalalapit na ang eleksyon. Alam ko marami kang problema. Pero kailangan kita. Kailangan ko ang barbero ko. Ano, Benji? Maaasahan pa ba kita? Kahit sino namang empleyado, hindi gustong galitin ng boss niya, lalo na kung makapangyarihan na tulad ni Go. Paano ko napunta sa sitwasyon na yun? Eh, siguro, para mas maunawaan mo kung anong pinanggagalingan ko, kailangan ko ikwento sa iyo tungkol sa babae ko. Yan. Hindi lang, boss, ha? Dali, dali, boss. Galing ko na. Buhok pa, eh. Yan po. Yan po. Baka na po yan. Ganda, as usual. Salamat, ha? Ay, salamat po, boss. Ingat. Ba't kayo ito yung gupit ko? Sir, di ano ba ka ba? Bulag ka ba? Sir, di ba sa ayusin pa natin, sir? Puro kaayusin eh. Boss. Kanina pa ayusin, pataas na ng pataas boss, yung gupit ko boss, eh. Boss, ako na lang mag-ayos. Hindi na. Baka sirahan niya lang yung buhok ko. Pasisikatin ko kayo sa Facebook. Hindi lang, boss. Libreng gupit. Libre? May pasampu pa. Masahe? Masahe lang pala. Ay, ito boss, hindi ako bahala sa'yo. Oh, ayusin natin. Yan ang walang problema, boss. Mapangako ko sa inyo, ha. Paglabas na dito. Kamukha yun si John Lloyd. Ayan, ito. Ako bahala sa inyo, boss. Papogi kayo dito. Sana muna sa'yo, mga boy. Pasensya na, Benjo, ha. Walang yan. Galingan na lang natin sa susunod. Ay nga pala, Benjo. Yung nga palang ventilator, hindi na rin gumagana. Anak. Uy! Makamura naman to, oh! Yung anak natin, marinig ka! Dadalawin pa ba tayo na swerte? Asan ang mayari? Sino kayo? Ikaw bang mayari? Ako, anong meron? Taga-munisipyo kami. Magkakaroon ng road widening dito. Nakaharang kayo sa sidewalk. Kailangan ng gibayin to. Teka, dito kami nakatira. Paano yun? Eh, di ba ganap na kayo ng titalhan ninyo? Sidewalk na to. Walang madadaanan ng mga tao dito. Hindi, basa-basa yan, pre. Hanap buhay ko to. Dito nakatira pamilya ko. Paano kami? Kanya kayo tayo ng problema, Brad. O, oh, sige. Sukati mo na to. Mula dyan, hanggang doon sa pose. Sorry, trespassing you, f***. Wala akong pakailan ko trabaho! Ha? Problema kayo sa panagay kayo magreklamo! Umalis kayo, papa na! Hindi ka namin matutulungan dito, Benjo. Ganun talaga eh. Kapag utos ng munisipyo, kailangan natin sumunod. Kaya problem niyo naman, halos kasing tanda ko na yung barberya namin eh. Ang tagal na nun doon. Alam ko, pero wala talaga akong magagawa. Kung gusto mo, sa munisipyo ka na magpag-usap. Sidewalk, ilagay nila yung pangalan.
Doon yung sa City Engineer's Office. Po? Sa doon sa City Engineer's Office. Doon po yun. Saan po? Ayun po. City Engineer's Alam ko po. Office. Alam ko po. Marunong po ako magbasa. Gano'n talaga. Sidewalk po yun. Lakaran ng mga tao. Doon po yung bahay ko at saka barberia. Doon po ako naghahanap buhay, boss. Bakit kasi doon kayo nagtayo ng barberia at ang bahay mo, eh alam mo namang sidewalk yun. Hindi ko po alam na sidewalk yun, boss eh. Oh, ngayon alam mo na, dapat na kayong umalis doon. Boss, hindi naman pwede ng ganun-ganun lang kami aalis doon. Mister, huwag lang sarili nyo ang iniisip nyo. Maraming tao ang makikinabang sa sidewalk na yun. Kaya tayo hindi umasenso eh. Sarili lang natin iniisip natin eh. Paano ko kaya ito? Mga anak ko yung asawa ko eh. Sir, paikot-ikot lang po tayo. Kung gusto nyong magreklamo, bumalik kayo sa information. Salamat po! Just set an appointment, okay? Oh, sure, why not? Oo. Oo naman, oo. Yes, oo. Alright, yeah. Miss? Oo. Kayo na naman, sidewalk. Diba, sinabi ko... Hindi, alam ko eh, pero sinabi sa akin na kayo daw makakatulong sa problema ko eh. Hindi ba kayo nakakaintindi? Pinapaikot-ikot nyo lang ako eh! Oh, kuya, huwag ko kayo sumigaw. Ginagawa ko naman yung trabaho ko, kayo na nga yung tinutulungan eh. Eh, kung may reklamo kayo, di doon kayo sa ano, sa Kapitolyo magreklamo. Hey there, I care of you. Go inside. Pinalusot yun. May appointment yun. Appointment? Inabot ako ng 500, papalusotin mo na. May nagbibintahan mo ba kami? Hoy, ikaw! Huwag kang magugulo rito ha! Pumila ka! Eh, kaya ako nagreklamo, kanina pa ako nakapili. Eh, pero napapalusot kayo ng mga taong may padulas. Bintangelo ka? Nanggugulo ka rito. Sige na, pumila ka ron. Labas! Kaya nga, kanina pa nga. Sige na! Okay, oh. Ayusin yung pila nyo, ha? Sa gitna ng problemang yun, nakita ko isang customer ko sa barberia. Wala akong kamalay-malay na siya na pala ng taong magbabago ng buhay ko. Boss? Boss? Benjo, yung barbero. Oo! Natatandaan kita! Ginagawa mo dito. Tatanong ko lang po sana kung dito kayo nagtatrabaho sa Kapitolyo. Parang ganun, bakit? Baka pwede niyo po tulungan sa problema ko. Mukhang malakas po kayo sa loob eh. Ano bang problema mo, Benji? Benji, di ba? Hindi, Benjo po. Tamaan po ng road widening yung barberia ko eh. Madali yan. Kaya kong lakarin yan. Kilala kong kakausapin dyan. Ah, talaga po? Oo. Kayang-kaya kong lakarin yan kung gusto mo ngayon eh. Kaya lang, kailangan kong magsundo ng kumpare eh, kailangan kong ihatid sa terminal ng bus eh. Yan po ba? Sige po, kung kailan lang kayo libre, kung kailan kayo bakante. Bukas po, baka pwede nyo pong lakarin. Pwede naman. Kaya lang, kung bukas pa, baka gibayin na yung barberya mo. Kaya ang alam ko, minamadali na yung road widening na yan eh. Yes po ba? Paano kaya ito, boss? Teka. Marunong ka ba magmotor? Si Big Boy. Nasa Kapitolyo. Ikaw ba yung kumpare niya? Pinasundukan niya sa akin. Oo, tara na. Boss, narinig niyo ba yung baril na yun? Wala yun. Tambucho lang ng jeep yun.
Bilisan mo, baka mahuli ako sa biyahe ng bus. Uwa ka lang yung opa. Boss! Boss Big Boy! Oh! Ano, kumusta? Natingin ba akong pare ko? Oo, boss. Ito na, napakrudo ko na rin yan. Ayos. Salamat, ah. Boss, yung problema ko. Ano yun? Ayos na. Po? Oo nga. Inayos ko na. Wala ka ng problemahin. Talaga po? Ganun lang yun? Oo. Di ba sabi ko, ayusin ko? Boss, paano nyo naman naayos yun? Huwag mo nang problemahin yun. Basta inaayos ko na. Hindi na madadamay ng sidewalk ang barberya mo. Salamat, boss. Salamat talaga. Medyo nakaluwang-luwang na ako nakinga ngayon. Oh. Ito pa. Para lalo kang matuwa. Boss, parang para saan naman to? Okay, kay. Masunurin ka. Ayos ka, bata. Salamat po. Pero hindi na po kailangan ito eh. Hindi, hindi. Sa'yo yan. At kung gusto pang kumita ulit, masabi ka lang. Talaga po? Oo. Oh. Sige po, ano pong gagawin? Sabi sa'yo, di ba? Paikot-ikot lang ang kwento ko. Babalik at babalik din tayo sa mahabang kabing to. Habang nakatali ako sa babuyan na yun, nakala ko katapusan ko na. Pero nagkamali ako. Pero umpisa pa lang pala ng kwento.